Ops at ayan, gusto ko yung ganito yung madami yung nagpapa-level. So ayan nang, teka mag-login muna tayo. At ayan, so lalaruin natin itong Lineage 2 Mobile. So as you can see ay Korean pa lang siya, so gagawin natin yung English language. E download mo lang ito, at ayan, tapos pindut-pindot lang. At ayan, so English na siya mga lodi. So anong gagawin natin? Tangin natirahin na ito. So una ay itong settings mga boss. So isi-set na lang natin sa high graphics. Tignan natin kung kakayanin mamaya. At ayan, at ayun na nga, ang daming server mga lodi, mukhang matinding laban ang naghihintay sa atin dito. Okay, ito na. So matinding bakbakan talaga ang naghihintay sa atin. So hindi muna tayo dumiretso sa character selection. Sa halip ay may ganito-ganito pa muna sila, parang story mode lang muna. So dito mga lodi ay hindi muna tayo naka-auto attack, manual lang. At sa graphics naman ay magandang maganda siya. Medyo ramdam ko nga ang lag dito. At mukhang mataas ang specs na required nito sa mobile devices. Also mayroon din itong sariling emulator sa PC. At ayan, so may limang mga races po tayo dito. Una po ay kayong mga human. Sunod itong mga kalahi ko, itong elf, ayan ang ganda. Sunod itong mga kamag-anak naming dark elf. Sunod itong mga orc, ang mga pangit. And last itong dwarf, ang cute, ang kinis ng ulo. So sa gilid ay makikita po natin yung mga classes, mga nasa anim. So sa kada race ay may mga ganitong available na mga classes, and fixed gender lang siya mga lodi. Pero okay lang yan kasi madami namang mga choices. So ayan at ayun na nga. So mukhang didiretso na agad tayo sa loob at wala na pong character customization. Skip na natin yan. At ayan, anak ng Tokwa, another story mode na naman. Pero ayos ito mga lodi, maganda rin kasi. At ayan, ang ganda talaga mga lodi, medyo nakaka-bad trip lang dito kasi ang bigat niya, laking space yung kakainin. Okay yung graphics mga lodi. At ayan. At ayun na nga, hayop na yan ng dami ninyo mga lodi. So ayan, wash out, hugas po sa inyo mga boss. Hindi ko kayo ma-wash out lahat, at madaming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay lang yun mo. So ayan, at ayan na, simula na tayo sa open world bakbakan mga lodi. Basta sumunod lang tayo sa mga guides sa mga pagpindut-pindot at hindi mapapariwara ang ating buhay. Wow, may ilaw. So dito mga lodi ay naro-rotate po natin yung screen. That's good. At ayun, kulay green na ilaw mga lodi. So yun po yung scanner natin dito. So zoom in po natin. At ayan, kitang-kita ang pogi-pogi ko. So dito sa kaliwa, ayan, ay may iba't ibang angles po tayo ng camera. So ayan na nga, magaling. So para sa quest, pindut lang sa kanan sa taas at ayan, mag-quest na tayo. At ayan na po, at nag-auto pathing na po tayo. Pero kung ayaw mong magtakbo-takbo at may teleport ka naman, edi ayan na lang, teleport ka na lang. Mabilis na ang angas pa. O diba mabilis pa? So ayan mga boss, nag-quest po tayo. Banat lang ng banat mga lodi. So dito ay may auto-attack tayo para iwas nga lay. So ayan, ayan, ayan. Pinaka gusto ko palang dito is yung itong nag-teleport siya. Ang ganda kasi nung pagkakagawa sa graphics. Usapang ayuda namang mga lodi, huwag po kayo mag-alala at araw-araw po kayong makakatanggap ng ayuda dito. Basta araw-araw lang kayong present mga lodi, araw-araw din kayong maaayudahan. So mayroon tayo ditong tinatawag na agate ion. So itong nilalang na ito ay may dagdag stats at XP sa atin, parang pet din siya. At ayan na mga boss, parang kakapang anak lang. So zoom in lang natin. So
So dito sa kalagitnaan ng ating pagpapalevel ay makakaranas tayo ng mga pailan-ilang mga cutscenes na tulad nito. At ayan, ang sarap king ina, palpag-palpag. Usapang market naman mga lodi, ayan po, so pwede tayong magbenta naman ng items pero kailangan daw is level 20 daw po tayo, ayan. So sa pagsuot ng items mga lodi, tapat mo lang sa item na gusto mo sabay equip, pwede rin tayo makipag-party dito if you want pero ayoko. So, kung gusto mo makita ang iyong stats, ayan, pindutin mo lang yung HP mo sa kaliwa sa taas tapos pati item na suot mo makikita mo din. So, medyo hirap ako i-review itong hayop na ito. Kasi medyo malag siya sa akin mga lodi, gumagamit ako ngayon ng Realme 6 at saka Redmi Note 8 Pro pero medyo malag pa din talaga. So parehas sila ng processor at parehas na pang gaming, bali sila ay may 8GB at 6GB RAM na variant, itong mga gamit ko. Ayan so nandito tayo naman sa bilihan po ng mga skills, so medyo madami po yan at nakakalito, sa dami niyan tang ina iisa pa lang yung skill ko. So ito naman po yung mga skills mga lodi, medyo madami yan mga almost all classes yata is pwede mong gamitin dyan, mayroon kasi siyang tinatawag na change class mamaya try ko pong ipakita sa inyo. So ito na pala mga lodi, so pumunta lang tayo sa class at ayan, so at least may tatlong class na po tayo na pwedeng pilian pero madami yan mga lodi. So pag nag-change class tayo ay kailangan din na palitan natin yung weapon na para sa class na lilipatan natin. So nakita ninyo nung nagpalit na tayo ng class ay wala tayong weapon, kasi yung para lang sa class na gamit natin kanina ang meron po tayo. Nalimutan ko nga pala mga lodi kanina, pag pinindot mo po sa kapwa player ay ito po ang lalabas, ayan po, ayan. So yung scanner po natin dito ay nade-detect po lahat ng mga nakapaligid sa atin tulad po ng mga monsters at mga players and mga NPC. For me, okay naman siyang MMORPG, gusto ko dito yung nagpapalit-palit siya ng class at ayan, gusto ko yung ganito yung madami yung nagpapalevel. Tang ina, sarap nito mga lodi, at ayan, so ipapakita ko na lang sa inyo yung gameplay nito mga lodi, at hirap na ako mag-review nito. So ayan at ayun na nga at madaming salamat po sa inyong panonood mga lodi, see you sa next content po natin.